Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at magandang araw po sa lahat na manonood ng video ito. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin yung mga possible reason kung bakit po namamatay yung mother hamster after niya mag-deliver ng mga pups niya. Or, mga ilang days lang after manganak is namamatay po siya. So yun guys, bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. Tsaka guys, pa-share na rin tong video para makatulong pa po tayo sa iba. So yun guys, simulan na po natin. Ganito guys. Yung mga sasabihin ko is yung mga nakikita ko lang na reason, yung mga possible reason kung bakit namamatay yung mother hamster natin after manganak po. Although wala pang nangyari dito sa amin yan, hindi ko pa po na-experience yan dito sa hamstery namin. Ang na-experience namin dito is yung mamatay yung mga pups. Pero yung sa nanay, hindi pa po. Ganun. So yun guys, yung mga possible reason. Una po, early breeding. Ganun. Ano ba yung sinasabi ko na early breeding? Eto guys, yung nag-sexually mature lang yung female, although nag-inhit na siya, pinakastahan natin na wala pa sa tamang edad para i-breed. Ayun yung sinasabi kong early breeding, guys. Hindi pa siya capable para may breed, pero breed na po natin. Or hindi sinasadya na kastahan kasi magkakasama po sila sa isang bean cage, yung female at male. Ganun po. Kaya guys, napaka-importante na hindi tayo magkakaroon ng early breeding. Ang maganda dyan is ihiwalay agad natin. After mag-sexually matured na ng mga hamster natin, after 4 weeks or 5 weeks, ihiwalay na po natin yung male sa female. Ganon. Ayun yung nakikita kong unang dahilan guys, ha, kung bakit namamatay. Kasi pag masyadong bata yung female hamster natin guys na na-breed, is hindi po niya kinakaya yun. Kahit nga during pregnancy, namamatay po talaga minsan. Or kung papalarin, mabuhay during pregnancy, ayun, malaki naman yung posibilidad na mamatay po siya after niya ma-deliver yung mga pups niya. Or during delivery, pwede po siyang mamatay. Pwedeng hindi niya kayanin. Kasi nga masyado pa pong bata yung female hamster natin. Tapos pangalawa guys is stress. Yung stress guys, ito yung nangyayari during pregnancy. Kasi marami kasing hamster keeper na mga excited, alam nilang buntis na, tapos sisilip-silipin nila, gagalaw-galawin pa nila, ganun. Nagkukos din to guys ng pag na-stress yung female hamster natin during pregnancy, nagkukos din to ng parang nalalaglag po yung pups. Ganun, nagkakaroon ng miscarriage yung female hamster natin. Kaya napaka-importante na iiwasan din natin yung stress during pregnancy. Yun, paano natin maiiwasan yun guys? Siyempre mag-i-stock tayo ng pagkain, tapos tubig, iiwasan natin na silip-silipin, iiwasan natin na magalaw. Kailangan yung environment niya is tahimik, tapos hindi mapupuntahan ng ibang hayop na mas malaki sa kanya. Ganun po. Kailangan safe po talaga yung female hamster natin during pregnancy para iwas din po sa stress. Ganun. Tapos guys, eto naman. Pangatlo kong reason guys is nagkukulang sa nutrition yung female hamster natin. Napaka-importante kasi nito guys, lalo na pag buntis yung female hamster, kailangan may sapat na nutrition siya para sa sarili niya, tapos para dun sa loob ng tiyan niya. Kasi nga, dalawa na po silang nangangailangan ng nutrition. So kung ang ginagawa mo is para lang din gaya ng dati kung paano mo siya pakainin, tapos ganun pa rin yung ginagawa mo during pregnancy, ibahin mo na po. Kasi malaki po yung chance talaga na magkulang yung nutrition ng hamster mo during pregnant. Ganun. So makaka-apekto rin yun sa delivery niya. Ganun po guys. Tapos eto pa guys, etong kulang sa nutrition guys yung female hamster natin is madalas na to mangyari after niya ma-deliver yung
mga paps niya after niya manganak. Ito yung madalas nangyayari. Ito yung madalas na nagiging cause kung bakit namamatay yung mother hamster. Bakit, guys? Kasi, guys, kailangan pag nanganak na yung female hamster natin, kailangan pakainin natin siya ng rich in protein, tapos yung pampadami ng gatas niya. Ganun po. Kasi pag nagkulang sa nutrisyon yung female hamster natin, after niya manganak, babagsak po talaga yung katawan niya. Kasi napakadami ng nilalabas niyang electrolytes during delivery. Yun, pag hindi niya nabawi yun, pwede niyang ikamatay po talaga yun. Or habang nagpapasuso na siya, guys, habang nagpapasuso, kinulang siya ng nutrition, yun, pwede niya rin po yung ikamatay. Kaya napaka-importante, guys, na pag nanganak na yung hamster natin, is papakainin natin siya ng pampadami ng gatas. Tapos, maglagay din tayo ng dextrose powder para makabawi din siya sa lakas na nawala sa kanya during delivery. Ganun po. So, ayun lang, guys. Ayun lang yung nakikita kong rason kung bakit namamatay yung mother hamster after delivery or during delivery. Ayun po yung mga possible reason ko. Una, early breeding or early pregnancy. Wala pa sa tamang edad na i-breed na. Tapos, stress during pregnancy. Yun, napakalaking factor din nun para sa female hamster natin. Tapos, yung kulang sa nutrition na female hamster. Kulang sa nutrition during pregnancy, tapos kulang din sa nutrition after birth. Yun, napakalaki din nun, guys. Kaya napaka-importante na pagbuntis, tutukan po natin talaga yung ating hamster. So, wag natin gagalawin, iiwasan natin na may stress. Yun po. Tapos yun, syempre, yung nutrition kailangan tama. Nasa sa atin din yung guys kasi tayo yung pumipili ng food mix na pinapakain sa kanila. So yun guys, ayun lang po. Sana may natutunan kayo. At kung tingin nyo natulungan ko kayo guys, pakishare na lang po itong video para makatulong pa tayo sa iba. Tapos huwag na kayo mahiyang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated din po kayo sa lahat ng videos namin na i-upload. So yun guys, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat.